nakahandusay at pugutang ulo ng ginang na ito nang matagpuan sa Goa, Camarines Sur. Itinuturong suspect sa krimen, mismong bayaw ng biktima. Ang pinag-ugatan ng alitan, ang agawan ng dalawa sa lupa. Sa mismong pinag-aagawan pang lupa, nangyari ang krimen. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas. Ika-apat na araw ng Marso, taong 2024. Kasamang bumpersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. Bigla ang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose dahil sa atake sa puso ay mismo sa anak niyang si Andy Eigenman. As she herself, her life itself was her greatest obra maestra. Mga kaibigan at nakatrabaho ni Jacqueline Jose, inalala ang batikang aktres. Ilang senador pinapipirma raw kaugnay ng suporta sa liderato ni Senate President Mig Zubiri, habang ilang senador posible raw tanggalan ng committee chairmanship. Business agreements na nakakalaga ng 86 billion pesos sinelyuhan ng Pilipinas at Australia. Presyo ng manok nagmahal ng hanggang 20 piso kada kilo. Pati baboy, nagtaas din ang presyo. Mismong Department of Justice, pinakakasuhan na si Pastor Apollo Kibuloy para sa child abuse at qualified human trafficking. Dalawang lalaki, ginahasa umro ang babaeng minor de edad sa Karkar, Cebu. Ang biktima, nobya ng katrabaho ng mga suspect. At sa Timoran, Quezon, batang babae, ginahasa rin umano sa kapinatay at sinilid sa sako. At balikan ang mga hindi matatawarang ambag ni Jacqueline Jose sa industriya ng pelikula at telebisyon. Atake sa puso ang ikinamatay ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Yan na ang nilinaw ng kanyang anak na si Andy Eigenman para matuldukan na ang mga espekulasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. Emosyonal na kinumpirma ni Andy Eigenman ang pagpanaw ng kanyang nanay, ang batikang aktres na si Jacqueline Jose. Sa pagharap kanina ni Andy sa media, katabi niya ang half-brother na si Gabby Eigenman. Naroon din ang anak niyang si Ellie, pinsan na si Abby Asistio, at anak ng kapatid ni Jacqueline na si Veronica Jones. Sa pahayag ni Andy, sinabi niyang nitong Sabado ng umaga, March 2, namatay ang aktres. Matapos atakin sa puso sa kanyang bahay, sa Loyola Grand Villas sa Marikina. Hindi na rin dinetalye ng mga pulis ang nangyari kay Jacqueline Jose, lalo't wala namang pagdududa ang pamilya ng aktres. Sa request po ng family for some privacy, we opted not to discuss further po the case involving Miss Jacqueline Jose. But suffice to say po na the family opted not to further discuss the case. But naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play. Sa gitna niyan, nananawagan ng privacy ang naulilang pamilya. Nagpapasalamat din sila sa mga nagpaabot ng pakikiramay. 1980s nang magsimula ang showbiz career ni Jacqueline. Nag-stand out ang kanyang naiiba pero epektibong atake sa kanyang mga ginagampan ng karakter, mapapelikula man o sa telebisyon. Dahil nga riyan, si Jacqueline Jose ang kauna-unahan at nag-iisang Pinay na nagwaging best actress sa prestigyosong Cannes Film Festival para sa pelikulang Marosa. Damputin lahat ng tropa ni Tanggol! Huli siyang napanood sa Batang Quiapo dito sa TV5. I'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. As she herself,
Her life itself was her greatest obra maestra. Thank you. Thank you. Ngayong gabi, ikikremate ang labi ni Jacqueline Jose. Nagkakasa naman ng tribute ang showbiz industry para sa pag-alala kay Jacqueline Jose at kanyang hindi matawarang ambag sa industriya ng entertainment. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Nawala ng isang malaking personalidad ng entertainment industry sa biglang pagpanaw ni Jacqueline Jose. Kaya naman bilang pagpupugay, inalala siya ng kanyang mga kaibigan at dating katrabaho. Nagbabalik si MJ Marfuri. Nagluluksa ang buong showbiz industry sa bigla ang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ang Good Morning Kapatid host si Dimples Romana, hindi raw malilimutan ang mga itinuro sa kanya ni Jacqueline bilang aktres. Ma, naubos na yung pera ko. Nakatrabaho niya si Jacqueline sa 2001 film na Minsan May Isang Puso. I remember in one of the scenes, siguro nakikita niya na mumutla na ako. Naalala ko, nilapitan niya ako, tapos binulungan niya ako. Sabi niya, anak, sa'yo tong eksenang to. Ganun ka-generous yung heart niya as an actress. Nakakagulat yung balita, nakakalungkot. But at the same time, we celebrate the life, no, that she has given to her children, to her family, but also to this industry. Napakalaking kawalan sa atin na wala na tayong Jacqueline. Nag-post din si Dimples sa kanyang Instagram para alalahanin ang veteranang aktres. Nag-react naman dyan ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman at sinabing mahal niya ang kanyang ate Dimples. Si Jake Ehensito na ama ng apo ni Jacqueline, nag-share ng larawan ng aktres habang buhat si Baby Ellie na may caption na broken heart emoji. Ang veteranong aktor na si Julio Diaz, hindi raw makakalimutan si Jacqueline. Nakasama niya sa pelikulang Marosa. Sinabihan ako, alam mo ba kung ano nangyari kay Jacqueline? Sabi ko, sabi ko, binamatay niya sa everything is about Batang Quiapo. Tapos sabi niya, hindi. Namatay siya sa bahay niya ngayon. Nandun na. Pero siyempre, ang ano ko doon, sana hindi totoo yung balita. Kasi nakakaano sa puso. Nakalungkot actually, yun nga yung totoong balita. Pati si Gardo Versosa, punong-puno ng pagmamahal para kay Jacqueline na tinatawag niyang Abe. Aniya, masakit na paalam daw ito sa kanya. Magkwekwentuhan pa nga raw dapat sila ni Jacqueline. Nagulat din si Gladys Reyes sa pagpanaw ng kanyang ate Jane. Gayunman, nagpapasalamat siya sa tips at pagiging ate sa kanya ni Jacqueline. Dagdag pa ni Gladys, nabawasan na naman daw ng isang magaling na aktres ang industriya. Hindi rin makapaniwala si Ice Siguera sa pagkawala ni Jacqueline. Napakalaking kawalan daw na nag-iisang Jacqueline Jose sa buong industriya. Malaki rin ang pasasalamat ni showbiz columnist Mr. Fu dahil sa atensyon at panahon na ibinigay sa kanya ni Jacqueline. Nakikiramay siya sa mga naiwang mahal sa buhay ng aktres. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Dalawang lalaki naman ang gumahasa umano sa isang dalagita sa Karkar, Cebu. Ang mga suspect katrabaho pa raw ang nobyo ng biktima. Nasa Frontline ang balita niya, si John Aroa. Naglupasay ang ina na ito nang dalhin sa prosecutor's office sa Karkar City, Cebu ang kanyang anak kaninang hapon. Inaakusahan ang kanyang anak at katrabaho nitong account officer sa isang bangko ng panggagahasa sa 17 anyos na dalagita. Sa imbestigasyon ng Karkar City Police, Sabado ng madaling araw nang magpunta ang biktima sa bangkong pinagtatrabahuan ng kanyang nobyo para sabay na silang umuwi. Habang naghihintay, nagtanong siya sa mga suspect kung nasaan ang banyo. Habang itinuturo ang banyo, ay doon na umano pinagtulungan ng mga suspect ang biktima at ginahasa. It so happened na parang month-end validation or inventory nila, nagkaroon ng konting kasiyahan. So that took her quite a while na maghintay. So doon nagkaroon ng opportunity itong suspects natin.
Huli na nang malaman ng kanyang nobyo ang umano'y panggagahasa. Agad naman silang tumawag ng mga pulis kaya naaresto ang mga suspect. Itinanggi naman ang isa sa mga suspect na may nangyaring rape. Nagsinungaling din daw ang biktima sa edad nito. Kung sa'yo ang ipalahilag niya? Sabi niya, 23 years old na siya. Maraming nakarinig niyan. Nuhuli kasi siya ng kanyang kasintahan kaya binaliktad niya. Siya ang unang nagpakita ng motibo. Wala na kaming nagawa. Sana hindi na lang kami pumatol. Sinubukan naming kunan ng panig ang pamilya ng biktima pero tumanggi silang magsalita. File na sir. File na sir. Sinampahana ng kasong rape ang dalawang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Umuna ng task force ang National Bureau of Investigation para siyasatin ang chinap-chap na katawan ng tao na natagpuan sa labas ng NBI Bacolod. Posibleng sindikato raw na may kinalaman sa illegal na pasugalan ang nasa likod nito. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Isang kaliwang binti kasama ang paa, isang buong braso na kasama pa ang kaliwang kamay at dalawang tenga. Yan ang mga pirapirasong bahagi ng katawan ng tao na nakasilid sa isang sako ng matagpuan sa labas ng tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Bacolod City noong Biyernes. Sa likurang bahagi ng sasakyang ito ng NBI, natagpuan ang chinap-chap ng mga bahagi ng katawan ng tao. Nakaparada ito sa labas ng opisina ng NBI Bacolod. Hinala ng ahensya, isang malaking sindikato ng illegal na pasugalan ang nasa likod nito. Kasama ng pirapirasong bahagi ng katawan, nakita ang isang paper bag na may nakasulat na mensahe, William D. Arca, NBI Protector ni Hans Lopez Druglord. Nakausap ng News 5 ang ahente ng NBI na nakakita sa chop-chop na katawan. Kilala niya raw ang naturang NBI agent na tinutukoy sa mensahe. Yung iniwan ano, pangalan ng kasama na namin na ahente, yun na-alarma kami agad. Wala sa opisina ng NBI si Diarca nang amin itong puntahan. Pero ayon sa hepe ng NBI Bacolod, itinanggi raw ni Diarca na siya ay protektor ng drug lord. Ayon sa hepe, maayos din ang performance sa trabaho ng naturang NBI agent. Katunayan, si Diarca raw ang team leader ng NBI Bacolod para sa mga operasyon laban sa illegal na pasugalan sa buong Negros Occidental. Wala rin daw sa kanilang drug watch list ang pangalang Hans Lopez. Posibleng konektado raw sa illegal na sugalo online sabong ang may pakana nito at diversionary tactics raw ito ng sindikato. Sa kabila niyan, hindi raw sila natatakot. May mensahe sila na huminto kayo sa mga operation nyo sa anti-gambling. Yan ang mensahe. We know that. At alam namin kung sino, who is behind. Hindi lang kami makamention ng names, alam namin. We know the group. We know the group, alam namin. Naipaalam na ito kay NBI Director Medardo De Lemos. Nagpabuo na siya ng task force para sa malalimang investigasyon. Pangungunahan ito ni NBI Deputy Director for Operations Jose Justo Yap. Giit ng NBI, dapat mahuli ang nasa likod ng kasuklam-suklam na gawiing ito. Sa ngayon, na-turn over na sa Station 2 ng Bacolod City Police ang mga chinap-chap na bahagi ng katawan. Inaalam pa kung kaninong mga bahagi ng katawan ito. Nakikipagtulungan na rin ang NBI Bacolod sa PNP kung may na-report na nawawalang tao sa iba't ibang estasyon. Bumuo na rin ang Special Task Force ang pulisya para tumutok sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mayong buwan posibleng ilabas ang desisyon sa kaso ng dalawang Pinoy na sospek sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Japan. Hindi sinasantabi ng Department of Foreign Affairs ang posibilidad na kamatayan ang ipapataw sa dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawid. Parusang kamatayan, yan ang maaaring kaharapin ng dalawang Pinoy sa Japan na idinadawit sa pagkamatay ng mag-asawang Norihiro at Kimi Takahashi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang posibleng ipataw kina Hazel Ann Morales at Brian Jefferson de la Cruz oras na mapatunayang sila ang pumaslang sa dalawa. Nitong Biyernes, panibagong arrest warrant ang inilabas laban kina Morales at de la Cruz para sa mga kasong murder at breaking into residence.
Bukod pa ito sa nauna nilang warrant of arrest para sa abandonment of corpse. Lumabas sa mga report na natagpuan raw ang DNA ni Morales sa kutsilyong ginamit umano sa pagpatay. Pero hindi pa ito nakukumpirma ng Japanese police sa Philippine Embassy sa Japan. Sa ngayon, patuloy ang legal assistance ng DFA para sa dalawang Pinoy. Sabi pa ng DFA, posible raw na magkadesisyon na ang kaso bago matapos ang buwan. Of course, ang importante is to make sure that due process followed and that they have their lawyers. One thing for sure, we'll fight for our kababayans. Una nang nabanggit ni De La Cruz sa mga otoridad na nadamay lang siya sa krimen, habang si Morales naman patuloy na iginigiit na siya'y inosente, bagay na pinanghahawakan ng pamilya Morales. Dahil sa pag-aalala, umaapela na rin sila sa gobyerno na matulungan silang makabisita sa Japan. Magdadalawang buwan na rin kasing hindi nila nakakausap si Hazel. Kung mabibigyan po kami ng pagkakataon o chance na makapunta po sa Japan, gagrab po namin. Hindi po kami magdadalawang isip para po kay ate yun. Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Japan, ilalapit nila ang hiling ng pamilya Morales sa Japanese government. Pero sa ngayon, maging sila'y limitado rin ang nagagawang pagbisita sa dalawa. Maski kami nga, kailangan kami magpaalam para makabisita kami. So, at a certain point, pwede na siguro mag-visit. Pero as of ngayon, hindi pa po pwede habang under investigation pa sila. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mahigit 130 opisyal at empleyado ng National Food Authority ang sinuspindi dahil sa umano'y questionableng pagbebenta ng NFA rice sa ilang traders. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. 6 preventive suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman sa 139 na empleyado at opisyal ng National Food Authority. Nag-ugat ito sa umano'y illegal na pagbebenta ng NFA rice sa piling traders. Kabilang sa sinuspindi, si NFA Administrator Rodrigo Bioko. Sa inilabas na utos ng Ombudsman, nakakita raw sila ng sapat na batayan na suspindi ng mga empleyado lalo't malakas ang ebidensya laban sa kanila. Ang Department of Agriculture ang inatasang magpatupad ng suspension order. The preventive suspension will allow the Ombudsman to secure all the documents and other evidences relating but not limited to the sale of rice, buffer stocks that is greatly disadvantageous to the government. Nagugat ito sa reklamo ni NFA Assistant Administrator for Operations Engineer Lemuel Pagayunan tungkol sa irregularidad sa pagbebenta ng buffer stock ng NFA. Sa sulat ni Pagayunan sa Office of the President, ibinunyag niyang binenta raw ang 75,000 sako ng bigas sa ilang rice traders. Hindi raw ito dumaan sa bidding at palugi rin ang presyo nito. Binenta raw ang mga bigas ng 25 pesos kada kilo. Pinalabas din daw na naluluma na ang mga bigas, kahit maganda pa ang kalidad nito. Hiling naman ng ilang agricultural groups, imbestigahan ito dahil naging kalakaran na raw ang pagbebenta ng NFA rice ng payagan nito para hindi mabulok ang bigas. Diyan ngayon nakakita ng parang butas o paraan yung mga unscrupulous NFA people to make some money. Paano mo masasabing old stocks na yan? Pwede mong laruin yung mga stocks mo para kahit bago pa yan, papalabasin mo old stocks na siya. Now, so you will do some manipulation ng inventory mo. Malalim ang investigasyon naman daw ang isasagawa ng DA tungkol dito. Si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel muna ang mamamahala sa NFA sa gitna ng mass suspension sa mga empleyado at opisyal nito. Pagtitiyak ng DA tuloy-tuloy ang trabaho sa NFA, kabilang pamimili ng palay sa mga magsasaka para tiyaking may buffer stock o reserba ang ahensya. Nakatakdang imbestiga ng anomalya sa pagbebenta ng NFA rice sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Minungkahi ng Office of Civil Defense ang cloud seeding sa Oriental Mindoro. Kasunod dito ng matinding tagtuyot sa probinsya na dulot ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Tuyong-tuyo na ang halos lahat ng palayan sa bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Marami rin lupa ang nagkabitak-bitak. Ang mga bundok sa bayan, natutuyo na rin. Ganitong tumambad sa aerial survey ng Office of Civil Defense itong weekend kung saan eksklusibong nakasama ang News 5. Ang mga tuyong taniman sa Bulalakaw, malayo sa itsura ng mga palayan sa ibang bahagi ng probinsya.
Ilang araw nang isinailalim sa state of calamity ang Bulalakaw dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang unang beses na nag-aerial inspection ng Office of Civil Defense para makita ang epekto ng pinangangambahang matinding El Nino ngayong taon. Lalo't para sa ahensya, masyado pa itong maaga sa inaasahan. Sa tansya ng OCD, huling bahagi ng Marso o sa Abril pa magsisimulang makaranas ng pinsala mula sa matinding El Nino. Yung mismong bayan ng Bulalakaw, nakita natin na yung mataas na bahagi ng bundok at yung sakahan, talaga naman tuyo na. Subalit, tag-init naman talaga ngayon. Yun nga lang, maaaring nagsasabay na talaga yung tag-init at tag-tuyo. Bukod sa mga palayan, may mga ilog din sa bayan na natutuyo na. Nauna na rin plinano ng bayan ng Mansalay na magdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Matapos ang aerial inspection, ang rekomendasyon ng OCD, magsagawa agad ng cloud seeding sa Bulalakaw at iba pang kalapit na bayan para umulan. Nitong Sabado, nasa Oriental Mindoro ang pinakamataas sa damang init na umabot sa 42 degrees Celsius ayon sa PAGASA. Nasa danger classification yan kung saan posible ang heat stroke. Ngayong araw, ganyan din ang naramdamang init sa Cotabato City, Maguindanao. Posible pa yung umabot sa 44 degrees Celsius bukas ayon sa forecast ng PAGASA. Ayon sa Department of Agriculture, higit 350 million pesos na ang pinsala sa agrikultura sa buong bansa dahil sa El Nino. Halos 8,000 magsasaka naman ang apektado. Kaya naman sa gitna ng nararanasang matinding tag-init, iginiit ng PAGASA na malayo pa ang La Nina o ang paglamig ng sea surface temperature sa malaking bahagi ng Pacific Ocean na magdudulot ng mga pag-ulan. Napaulat kasi nitong weekend na posibleng magsimula na raw ito sa susunod na buwan. Malayo pa kasi magwi-weekend pa nga lang yung El Nino, so hindi pa tayo matagal pa bago mag-La Nina kasi nandito pa tayo sa weakening stage ng El Nino. So it would take time to cool down yung ating yung sea surface temperature at the tropical Pacific para masabi natin may La Nina na. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Nagsimula ng mangalap ng pirma sa Senado bilang suporta kay Senate President Mig Zubiri. Sa gitna ito ng usap-usapang may gusto na namang magpatalsik sa kanya. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, kumusta dyan? Yes, Jiggy, overwhelming o sobra-sobra pa raw sa kailangang numero ang nakuhang lagda ni Senate President Mig Zubiri para manatili siyang leader ng Senado. Sa gitna pa rin niya nitong umiinit pa rin na issue na umano'y planong pagpatalsik sa kanya sa pwesto. There's a lot of pressure to change Mig Zubiri. But it's all coming from outside the Senate, not within the Senate. So strange. Sa bibig na mismo ni Senator Aimee Marcos ng galing na may nagpaplano na naman daw patalsikin si Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero ang katakataka, sabi ng senadora, hindi mga senador ang utak ng nilulutong kudeta. Walang direktang binanggit na pangalan si Senator Aimee, pero ang pasaring niya, tila puntiri na naman si House Speaker Martin Romualdez. Maraming ugong, pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa senador. Nakakatawa nga eh. Pagpan na lang kaya nila yung speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Sa 24 na miyembro ng Senado, 13 ang kailangang boto kung may magtutulak na palitan ang Senate President. Pero kung ang seatmate at kasama sa majority block ni Zubiri, ni Senator Wen Gatchalian ang tatanungin, wala raw siyang naririnig tungkol sa kudeta. Pero kinumpirma niyang pumirma siya sa isang resolusyon para magpakita ng suporta sa Senate President. I signed a resolution to show my support to SP and gratitude na dinefend niya ang institution. Nakita naman natin kung gano'ng pinaglaban ni SP ang institution. Pati si Senator Sonny Angara na kabilang sa seatmates block ni Zubiri, pumirma rin daw sa naturang resolusyon. Ano yung loyalty check? Parang gano'n? Something like that. Siguro tingin sa akin, very solid supporters kami ni SP. Kaya wala kumakausap sa amin. Siguro kikita nila kami yung core, hindi kami kakalas. So, I think yung kinakausap nila, yung mga perceived na hindi maybe dissatisfied or may ambitions. Si Senator Cynthia Villar naman, nabalitaan din daw ang tungkol sa umiikot na statement of support. Nakalagay daw sa dokumento na walang kudetang mangyayari sa Senado. Pero hindi pa raw siya nakakapirma. Ma'am, ano daw po pinapasay ni SP? Ano yata? No po.
Ano specific? So, ano yung nakalagay? Ano specific? Hindi ko alam. Hindi ko nakita eh. Napalita ko lang. Pero pipirma po kayo? Hindi mo na ko pinasasign eh. Hindi na bago ang balibalitang kudeta laban kay Zubiri. Mula nung nakaraang taon hanggang nitong Pebrero lang, ilang beses naging usap-usapang palitan siya pero walang nangyari. Isa naman sa laging matunog na pangalan na posible rang pumalit kay Zubiri, si Senator Jinggoy Estrada. Pero kahit siya, paulit-ulit niya rin itong itinanggi. Well, all speculations, there's no truth to it. But you're ready to be SP, sir? No. You're ready? No. Even if you're a senior senator already, sir? So what if I'm a senior senator? Veteran senator. I have high respects to Senator, Senate President Zubiri. Sa kabila nito, tila may lamat na ang relasyon ni Miggs at Jinggoy. Bagamat nagpahayag siya ng suporta, mukhang hindi raw siya gustong papirmahin sa umiikot na resolusyon. Ang mas malala, mukhang tatanggalin pa raw siya bilang chairman ng Senate Committee on Defense. Daw. Bakit, sir? I don't know. Ask the leadership or ask the majority. Thank you, sir. You're part of the majority, sir. I know. Ask the leadership. Bukod kay Estrada, tila nasnub din daw ng pinapaikot na resolution of support si Senator Bong Revilla. Habang si Senator Bato de la Rosa naman, idinaan na lang sa tawa ang tanong namin. Suportado niyo pa siya, sir? Oy, but sir, ba't sir ba't tigay masagot? Sir, may magagano pa mo. Sir, ba't tigay masagot, sir? Kung supportive niyo si SP. Wala problema kay SP. Yes, Jiggy, sa ngayon, adjourned na yung sesyon ng Senado pero hindi na talakay sa plenaryo yung statement of support para kay Senate President Zubiri. Pero ayon sa ilang mga senador na nakausap ko, 14 to 15 signatures ang nakuha ng statement of support na yan. Kasama sa mga pumirma, sila Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senators Angara, Gatchalian, gayon din si Senator Lito Lapid. Jiggy? Maraming salamat, Mean Los Baños. Susunod, mga civilian papayagan ng magmay-ari ng semi-automatic rifles o ilang mahabang klase ng baril. Ginang sa Camarines Sur, pinugutan ng ulo dahil sa away sa lupa. At Pinoy Girl Group, a fourth impact, binabatikos dahil sa donation drive para sa kanilang 200 aso. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nakakasuhan na ng Department of Justice ng Child Abuse at Qualified Human Trafficking si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ay kay Justice Secretary Boying Rebulla, isasampa ang kaso sa Davao at Pasig City kung saan nakatanggap ng reklamo laban kay Kibuloy. Dawit din ang ilang kasamahan ng pastor. Pinirma na ni Rebulla ang Precautionary Hold Departure Order laban kay Kibuloy. Ito'y para hindi na siya makalabas ng bansa. Ayon sa DOJ, nasa Pilipinas pa rin ang pastor. Nauna nang itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang. Pinakaralan na namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay menor de edad. Mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Handa raw ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga isasampang kaso laban sa kanya. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta dyan? Jiggy, patuloy ang pagigipit umano ng pamahalaan. Ito ang tingin ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na sa tingin nila ginigipit
ng pamahalaan ang kanilang leader sa gitna ito ng kasong qualified trafficking at child abuse na isasampa sa kanya. Bilang pagpapakita ng suporta kay Kibuloy, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga kakampi ni Kibuloy para sa isang prayer rally dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. May halos 6 na oras na silang nakatayo, nagtatalon at naghihiyaw rito. Ang sigaw nila, ibalik daw sa taong bayan ang kapangyarihan at kalayaan. Ayon pa sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, handa silang gawin ang anumang legal na hakbang para protektahan ang pastor. Nitong nakaraang linggo lang daw nang makausap niya si Kibuloy at hindi na niya dinetali kung ano ang pinag-usapan nila. Pero ginit daw ng pastor na inosente siya sa mga paratang ng panggagahasa sa pilit ng pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro. Narito ang pahayag ni Attorney Topacio. Ahisa! Assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Bukod kay Topacio, present din ang iba pang personalidad kabilang sina Attorney Harry Roque, dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo at dating NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy. At hindi lang daw sa Maynila naganap ang prayer rally para kay Kibuloy. Meron din daw nito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa ibang bansa. At di raw dyan nagtatapos ang kanilang pagkilos. Magmamarcha sila sa Senado bukas ng umaga. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Diretso sa impounding area ang nahuling colorum van sa Alabang, Muntinlupa. Ang driver na bisto ring pinalitan ng plaka para ng sasakyan para makapamasada. Nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Siya nga yan. Saan ang paggawa ng plaka? Sa surveillance video na ito ng Department of Transportation, makikita ang nakaparadang itim na van sa Alabang, Muntinlupa noong Sabado. Nilapitan ng mga otoridad ng driver sa kahiningan ng lisensya. Saka lisensya mo, kuya? Lisensya mo? Lisensya, saka yung babano, authorization. Nagpakita naman ng mga dokumento ang lalaki, pero pagdating sa plaka ng sasakyan, tila nagduda ang mga otoridad. Nasaan ang plaka niyan? Nasaan ang plaka niyan? Plaka na ito. Sagot! Nasaan ang plaka niyan? Nasaan ang plaka niyan? Hindi makapagsalita ang driver. Dito na nabistong kolorumang van at pinalitan at pinagawa lang ang plaka nito. Wala rin kasing maipakita ang driver na Certificate of Public Convenience o prangkisa para makapamasada. Nabisto rin may record ang nasabing van ng technical impound noong January 8. Ibig sabihin, 3 buwang suspendido ang pagbiyahe na naturang sasakyan. Dahil dito, patong-patong na violation ang kinaharap ng driver, kabilang ang no authorization to use improvised plates. Dinala naman ng van sa impounding area ng Land Transportation Office. Base sa huling tala ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, 62 colorum vehicles na ang nahuhuli noong Pebrero. Mahigit 23 million pesos naman ang halaga ng penalty ng mga nahuling sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mapayagan na ng PNP ang mga sibilyan na magmay-ari ng ilang uri ng long firearms o mga mahabang baril. Sa ngayon, pawa mga private citizen lang ang pwedeng magkaroon ng semi-automatic rifle. Pero matapos amyandahan ng PNP ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mabibigyan na rin ang lisensya ang mga sibilyang gustong magkaroon ng long firearms. Bagamat mas malakas kesa sa mga ordinaryong baril, ang isang semi-automatic rifle ay hindi raw katumbas ng mga armas na ginagamit ng militar. Inaasa magiging effective ang IRR 15 araw matapos itong mailathala. Pagtitiyak pa ng PNP, bantay sarado ng batas ang pribilehyo ng mga gun owner. Kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then na we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Ikinatuwa naman ang ilang gun dealers ahakbang ng PNP. Malaking kulong daw ito para mapalakas ang depensa ng bansa. Higit pa ng grupo, walang dapat ikabahala ang publiko, lalo't hindi madaling bumili ng baril sa Pilipinas. Ang isang malaking meron tayo dito sa Pilipinas ay yung neuropsychiatric test. Hindi lahat rin pumapasa noon kasi nakailang kliyente na kami bumabaksak. Okay, sa pagbumaksak sila, they're given either 6 months to retake the test. If they pass, then they can own a firearm. If not, we just refund them.
Kahit magsesemana Santa, umaray pa rin ang mga mamimili at ilang negosyante sa mahal ng presyo ng manok at baboy. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Pumapalo na sa 150 pesos hanggang 220 pesos ang presyo ng kada kilo ng manok sa mga pamilihan sa Metro Manila. Nasa 20 pesos ang itinaas kumpara nung nakaraang dalawang linggo. Umaaray na tuloy ang ilang karinderya. Hindi naman nila pwedeng alisin nilang basta mga putahing may manok, lalo't patok ito sa kanilang mga customer. Siyempre, halos wala na kaming kikitain, ulilitang kita namin. Salo muna, tama. Salo muna. Sa ngayon. Pero kung tataas pa siya, medyo ano na tayo, tataas na rin tayo. Ayon sa United Broilers Racers Association o UBRA, nag-ingat pagparami ang ilang magmamanok dahil sa pagkalugit dulot ng oversupply noong huling mga buwan ng 2023. Sinabayan pa yan ang pagtaas ng demand. Maraming mamimili raw ang mas gusto ng manok dahil sa taas ng presyo ng baboy. Ang kada kilo nga ng liyempo, tumaas ng 10 piso. Kaya umaabot na ito ng 340 pesos hanggang 410 pesos. Todo diskarte tuloy si Jonalyn para mapagkasya ang isang kilo ng baboy sa 7 miyembro ng kanyang pamilya. Ginagawa na lang namin ano, yung bibili kami ng sa umaga tapos hanggang gabi na namin ng ulam. Ganun. Para budget. Tinasabaw namin para mas marami. Yung natitipid namin yung ano pag may sabaw kasi. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAC, tumaas ang presyo ng baboy dahil pa rin sa African Swine Fever. Tinamaan daw kasi ang ilang probinsya sa Luzon sa huling 6 na buwan noong 2023. Kaya maraming nagbenta ng maaga ng mga alagang baboy para iwas lugi. Ang nangyari is nag-reoccur yung ASF sa Luzon. Kaya yung mga area na hindi tinamaan, natakot din. Maraming nag-dispose ng baboy nila. No? Pero giit ng SINAC, hindi pa rin dapat lumagpas sa 400 pesos ang presyo ng kada kilo ng liyempo. Nasa 350 pesos lang daw dapat ang presyo nito. Ina-action na raw ito ng Department of Agriculture. Sa usapin ng local governments, through the Local Price Coordinating Council, na pwedeng sabihan sila na bakit mataas yung presyo nila. And to check talaga, baka merong price manipulation. Kung sakali lang. Nagbabalita mula sa frontline. Shaila Francisco, News 5. Kasado na ang sabayang rollback at taas presyo ng mga kumpanya ng langis bukas. 40 centavos ang neno sa kada litro ng diesel para sa kumpanya ng Uni-Oil, Petrogas, Jetty Petroleum, Caltex, Sea Oil, Clean Fuel at Shell. May 50 centavos per liter namang taas singil sa gasolina, habang 35 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene para sa Caltex, Sea Oil at Shell. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang paggalaw sa presyo ay dahil sa posibleng pagbabawas ng supply ng mga oil-producing countries at ang pagtaas ng supply ng krudo sa Amerika. 86 billion pesos na halaga ng investments ang pinirmahan ng Pilipinas sa Australia sa pagbisita doon ni Pangulong Marcos. At live mula sa Melbourne, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bukod sa investment, ano pa ang tinalakay ng Pangulo dyan? Yes, Julius, sunod-sunod nga yung aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw dito sa Melbourne. At bukod nga doon sa mga business agreements na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Australia, ay naging sentro rin ng talakayan yung pagtinding ng Pangulo sa ating karapatan at seguridad sa West Philippine Sea. Nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Lowy Institute sa Melbourne kung saan pinunto niya ang halaga ng maritime security sa West Philippine Sea. Magpapatuloy pa rin naman daw ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China bilaterally. We are determined to make our bilateral mechanisms with China work, and we will leverage our bilateral mechanisms with other claimant states towards the peaceful management of disputes. Pero giniit ng Pangulo, hindi siya mangingiming pumalag kung patuloy na sinasantabi ang ating karapatan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Nanindigan din ng Pangulo nang matanong tungkol sa pagkakaiba niya sa foreign policy ni dating Pangulong Duterte at pagiging assertive sa pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. When I came into office, we simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader.
Samantala, sinabi ni Australian Foreign Minister Penny Wong na maglalaan sila ng halos 80 milyong dolyar o higit 4 na bilyong piso para sa seguridad at pagpapalago ng ekonomiya sa mga bansa sa ASEAN. Ayon kay Minister Wong, anumang nangyayari sa South China Sea, sa Taiwan Strait, Mekong Subregion at sa Indo-Pacific ay nakaaapekto sa ating lahat. Hinimok naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang Southeast Asian countries na magkaisang manindigan sa pagpapatupad ng international law sa South China Sea. Samantala, 14 na business agreements na nagkakahalaga ng 1.53 billion US dollars o 86 billion pesos ang naselyuhan ng Pilipinas at Australia sa katatapos lang na Philippine Business Forum. Ilan dito ay para sa renewable energy, pagtatayo ng data center at digital health services. At para mas makainganyo ng mga dayuhang negosyante, ibinida ng Pangulo ang mga hakbang contra red tape tulad ng pagpapasimple ng mga regulasyon sa mga negosyo. We prioritize the ease of doing business, exemplified by efforts to simplify tax payments, streamline regulations, and showcase our unwavering support for businesses. We continue to accelerate and deepen policy reforms to improve the environment where businesses such as yours will continue to thrive. Nakapulong din ni Pangulong Marcos si Cambodian Prime Minister Hun Manet sa bilateral meeting na pagkasunduan ng dalawang lider ang pagpapalakas ng ugnayang pang-agrikultura, partikular sa rice trade, turismo, kalakalan at pamumuhunan. Julius, katatapos nga lang bumisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Melbourne at bukas ay siksik pa rin ang kanyang schedule. Meron siyang bilateral meeting kasama nga iyong Prime Minister ng New Zealand at dadalo rin siya doon sa official welcome para sa 2024 ASEAN-Australia Special Summit. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marianne Enriquez. Susunod, debris ng isang Chinese rocket natagpuan sa baybayin ng Cagayan. At Pinoy girl group na Fourth Impact, binabatikos dahil sa kanilang donation drive para sa kanilang 200 aso. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tutol ang DepEd sa panukalang luwagan ng restriction ng saligang batas sa pagmamay-ari ng mga eskwelahan. Posible raw itong maging banta sa seguridad ng bansa. Pero ang CHED, pabor naman sa tsa-tsa. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. The title. Sumalang na sa pangalawang linggo ng pagdinig ng Kamara bilang Committee of the Whole ang panukalang charter change para naman luwagan ang restrictions ng saligang batas sa pagmamay-ari ng mga eskwelahan sa bansa. The most basic question is, will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment. Umpisa pa lang ng kanilang argumento, umalma agad ang Department of Education dahil marami raw seryosong implikasyon kung matuloy ito. Sa ilalim kasi ng Basic Education Program ng DepEd, sakop nito ang kinder hanggang senior high school. Crucial stage ito sa paglaki at pagdevelop ng mga estudyante. Kaya mainam na mga Pilipino lang daw dapat ang magturo. Dahil kulang daw sa kaalaman at karanasan sa kultura at values information ng mga Pinoy ang mga dayuhan. During the foundational years of basic education, learners undergo crucial development across various areas, including physical, social, emotional, cognitive, and values. As this phase lays the foundation for future learning, it is essential that the Philippine curriculum is exclusively implemented by Filipino citizens. Bukod sa kalidad ng turo, posible rin daw maging banta sa seguridad ang panukala. This susceptibility to external and foreign influence raises concerns regarding national security as it may expose these educational institutions to infiltration and compromise.
Sa ilalim ng 1987 Constitution, hanggang 40% lang ang pinapayagang maging pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga paaralan sa bansa. Kaya sa panukalang Chacha, gustong singita ng mga mambabatas ng katagang unless otherwise provided by law ang naturang probisyon. Ito ay para malaya silang baguhin ang nakasaad na restrictions kung kailangan. Pabor naman dito ang Commission on Higher Education o CHED. As a general principle, what we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive. Sa ngayon, Pilipinas na lang ang may pinakamahigpit na restrictions pagdating sa foreign ownership ng mga eskwelahan sa ASEAN. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Natagpuan ang bahagi ng Chinese rocket sa baybaying sakop ng Sanchez Mira sa Cagayan. Nitong Sabado, nakita ng concerned citizen ang debris na palutang-lutang sa dagat. Dinala ito sa kusodiya ng Philippine Marines. May habang 6 metro ang bahagi ng rocket na gawa sa fiber-plated material. Ayon sa Coast Guard District North Eastern Luzon, posibleng bahagi ito ng rocket na pinalipad ng China nitong Pebrero. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Umaani ngayon ng batikos ang P-pop girl group na Fourth Impact. Kasunod po yan ang kanilang pangangalap ng pondo para sa konstruksyon ng kanilang dreamland para sa 200 nilang mga aso. Sa GoFundMe post online ni Fourth Impact member Elvira, layo ng grupo na makakuha ng aabot sa $10,000 na donasyon o aabot sa mahigit kalahating milyong piso. Agad naman itong pinuna ng mga netizen. Anila, ridiculous at irresponsible pet ownership ang ginagawa ng grupo. Wala pa rin tugon ang grupo kaugnay ng issue. Sa ngayon, nakalikom na rin ng $830 o mahigit 46,000 pesos ang Fourth Impact para sa kanilang Dog Dreamland. Ito pa, spread love and not hate ang panawagan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Sa IG, sinabi ni Pia na kailangang paalalahanan ng lahat na hindi tamang nagtuturuan at pinagsasabong ang mga babae sa isa't isa. Diin ni Pia, para sa kanyang mga taga-suporta, huwag na sanang manghila ng iba pababa para lang bigyan siya ng depensa. Wala mang binanggit si Pia, pero mainit ngayon ang pagkukumpara sa kanya sa co-fellow fashion icon niyang si Heart Evangelista. Lalo na't nakikita na rin sa mga international fashion event na dinadaluhan ni Heart. Nakadagdag din sa issue ang paglipat ng glam team ni Heart kay Pia. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pag-alis ng glam team ni Heart kasunod ng umano'y issue sa pera. Susunod, ginang, tinaga at pinugutan ng sariling bayaw dahil sa away sa lupa sa Camarines Sur. 5 taong gulang na babae patay sa aksidente sa motorsiklo sa Davao City. At BRP Gabriela Silang pinadala sa Batanes at Bemnam Rice para i-monitor ang mga mangingisdang Pinoy. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Hindi rin dalawa, kundi 4 na beses umanong hinalay ng sariling tatay ang isang dalagita sa Alfonso, Cavite. Ang masaklap pa, nabuntis ang biktima at napilitang magpalaglag. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Yan yan, tatawid na, tatawid na. Yan na. Positive yan, di ba? Opo, positive yan, positive. Positive yan. Minamanmanan ng mga kawani ng Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 4A ang lalaking to na papasok ng isang convenience store sa Alfonso, Cavite. Paglabas ng target, dito na ikinasa ang pagdakip sa kanya. Agad dinala sa presinto ang suspect
Base sa investigasyon, ang 59 anyos na lalaki ang suspek sa 4 beses na panghahalay sa menor de edad niyang anak. 2022 nang matrace ang PNP ang isang litrato ng granada at baril sa social media. Mula pala yun sa anak ng suspek na nananawagan ng tulong. Dito na nakonekta na may dati ng kaso sa Dasmariñas ang lalaki na top 8 most wanted criminal sa Calabar Zone para sa kasong rape. Natatakot ang biktima at nawawalan nga siya ng pag-asa kasi nakaka-uwi pa rin yung tatay niya. Kaya ang ginawa niya, nag-post siya ngayon ng mga ng pictures na kasama ang baril at saka granada. Kasi itong baril kasi ito yung ginagamit na panakot habang nire-rape siya. Dahil sa ilang ulit na pang-aabuso, nabuntis pa ng sospek ang sariling anak. Dito lang daw nalaman ng nanay ng biktima na pinagsasamantalahan pala ng kanilang padre de pamilya ang kanyang anak. Ang masakla pa doon, ma'am, is yun nga ang pagkasabi is napalaglag niya dahil nga doon sa utos na rin ng mga magulang niya. Dagdag pa ng mga otoridad, 2022 nang unang gahasain ng ama ang anak. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng mga kaanak ang biktima. Mahaharap naman sa patong-patong na kaso ng rape ang sospek. Habang ang nanay ng biktima, pinag-aaralan pa kung kakasuhan dahil sa pagpayag na ipalaglag ang sanggol. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Patay ang isang lola at 5 taong gulang na bata sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City. Ang ugat ng parehong disgrasya, motorsiklo. Nagbabalik si Brian Castillo. Nakaburol sa kanilang bahay sa Barangay Manuel Janga sa Davao City ang 5 taong gulang na batang babae matapos kasamang maaksidente sa kanyang motorsiklo. Dead on the spot ang bata nang bumangga sa gate ng isang bahay ang sinasakyang motorsiklo noong Linggo. Bukod sa bata, may 4 pang sakayang motorsiklo. Lahat sila walang suot na helmet. Minamaneho ng ama ng bata ang motor na mangyari ang aksidente sa kurbatang bahagi ng daan. Mabilis yung takbo ng motorcycle at saka parang nasobrahan yata kaya naano siya sa isang gate doon. Tapos doon siguro sa impact yung bata namatay. Sugatan at nasa ospital ang ama ng bata. Sugatan din ang 2 pang angkas ng motor. Tulala at halos di naman makausap ang ina ng bata. Labis ang hinagpis ng pamilya sa pagkawala ng bata. Ay, lang tabik tabang. Ay, ba't ka nung paita na wala kid me. Nanay, maluwi sa mga tabangan o sabi nila kay... Sa Davao City pa rin, dado na spot ang 73 taong gulang na lola matapos mabundol ng motorsiklo nitong Linggo. Tumatawid daw sa pedestrian lane sa kahabaan ng Quirino Avenue ang lola na si Encarnacion Buncalon nang mabundol siya. Agad sumuko sa pulisya ang driver ng motor na si Alvin Tanyeza. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. No comment siya sa aksidente. Habang nakaburol na ang lola, nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Susunod, inang sa Camarines Sur, tinaga at pinugutan ng sarili niyang bayaw dahil sa away sa lupa. At ilang artista at personalidad may tribute para sa namayapang batikang aktres na si Jacqueline Jose. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dala ng Philippine Coast Guard ang BRP Gabriela Silang sa Batanes at Benham Rice para magpatrolya. Ayon sa PCG, magsasagawa roon ng Maritime Domain Awareness ang barko. Layon din itong palakasin ang presence ng PCG sa Northern Luzon at i-monitor ang mga Pilipino mga isda roon. Kasunod yan ang ulat na may 2 research vessel ng China na naispatang nakatambay roon noong nakarang linggo. Nakastandby rin daw ang air assets ng Coast Guard Aviation Force. Ayon sa Philippine Navy, wala na sa ating exclusive economic zone ang 2 Chinese vessel. As of yesterday morning, ito ay malayo na sa ating exclusive economic zone. Almost 800 miles from Kasiguran, east of Kasiguran ang kanilang location. Totoo po, mga survey vessels ito, pero again, the general direction was southeast. And sa tracking naman natin was continuous naman ang biyahe niya. Mga kapatid, tuwing Marso, doble ingat ang lahat sa obserbasyon ng Fire Prevention Month. Alinsunod po yan sa Presidential Proclamation No. 115A at 360 noong 1986. Tuwing Fire o Burn Prevention Month, pinaiigti ang kampanya para maiwasan
ang mga sunog sa bansa. Madalas kasi sa mga gantong panahon kasabay ng init, dumarami po ang mga kaso ng sunog. Halimbawa na lang ngayong taon, halos kasi simula pa lang ng Marso, pumalo na sa 3,222 ang mga kaso ng sunog sa bansa. Mas mataas nga ito ng halos 25% sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, ang top 3 na pangunahing dahilan ng sunog ay paninigarilyo, open flame cooking o yung pagluluto sa direktang apoy, at electric adhesion o mga problema sa kable ng kuryente. Para maiwasan ang mga ito, paalala po ng mga otoridad, maging maingat at responsable. Lagi po sana natin itong tandaan dahil tulad ng kay Alarman, ang kaligtasan sa sunog ay kay Yamanan. Kay? Okay. Susunod, BTS member V may ilalabas ding bagong kanta. At magbalik tanaw sa makulay na karera sa showbiz ng premiadong aktres na si Jacqueline Jose. Tuloy-tuloy ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ang isang ginang ng kanyang sariling bayaw sa Camarines Sur. Ang dahilan daw ng pagpatay away sa lupa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pugot ang bangkay ng ginang na yan nang matagpuan itong Sabado malapit sa palaisdaan sa Goa, Camarines Sur. Sakop ng lugar ang lupain na pag-aari ng biktimang si Rebecca, 50 taong gulang. Ang itinuturong sa larin sa pagpatay, mismong ang kanyang bayaw na si Joselito Panuelos, nakababatang kapatid ng namayapang asawa ni Rebecca. Base sa pag-iimbestiga ng pulisya, naglilinis si Rebecca sa palaisdaan ng tagain at pugutan sa Joselito gamit ang bolo. Tinapo niya ang ulo ng biktima. Kalaunan, sumuko ang sospek. Ayon sa anak ng biktima, away lupa ang ugat ng krimen. Sumama raw ang loob ni Joselito ng maitsapwersa sa lupa. Gayong ang orihinal na may-ari nito ay ang kanilang mga magulang. Ipinamana ang lupain sa mister ni Rebecca na kalaunay pumanaw, kaya si Rebecca na ang nagmana nito. Kas nakaulay po ni Sindang, huri po nindang urulay sa mayor po. Gusto po, bayadan po kami ng 150,000. Tapos dahil na po kami magtanganing tapuso na. Ang gusto man po ang magurang ko, ilalaban man pong daga may kasi pinagalan man po ang mama ko po ang daga na to. Kaya din niya man po maano kasi ayos naman po to ang kaya niya pong ito sumuya ta. Nakakulong na sa Goa Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Uy, good news po para sa BTS Army. Maglalabas ng bagong kanta si BTS member V. Inanunsyo yan mismo ng music label ng grupo na Big Hit Music. Purong English ang awitin na pinamagatang Friends. Pop soul na may halong R&B ang genre ng awitin na siguradong makaka-relate sa kanilang fans. Sa March 15 na nakaschedule ang release ng Friends. Susundan nito ang naging solo debut album ni V na Layover na nilabas naman noong 2023. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mandatory military service ni V kasama ang kanyang co-Bangtan Boys. Sa kanyang husay at galing, maituturing na siyang haligi ng industriya ng showbiz sa bansa. Ang kanyang talento kinilala rin sa buong mundo bilang kauna-una ng Southeast Asia na nanalo ng Best Actress sa Cannes Film Festival. Ang makulay na buhay at karera ng pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose, ating balikan sa report na ito. Pigilan mo ang asawa ko. Kasi hindi ka maganda at lalong hindi maganda ugali mo. No acting, acting. Napakawalang hiya mo. Demonyo ka. Ikaw at ang pamilya mo, demonyo. Wala na kayong inisip at ginawa kung hindi ang pahirapan kami. Kaya naman bawat pelikula at seryeng kanyang ginagawa, talagang tumatatak. Hindi ako makatulog. Huwag ka mag-alala. Maayos din ang lahat.
Mary Jane Guck o mas kilala bilang si Jacqueline Jose. May lahing German-American si Jacqueline na isinilang noong October 21, 1963 sa Angeles, Pampanga. Nagsimula siyang makilala sa showbiz taong 1984 sa pelikulang Chicas kasama sina Ray P.J. Abellana at Lovely Rivero. Sinundan pa yan ng iba't iba pang classic film tulad ng White Slavery at Takaw Tukso. Dito, nanalo si Jacqueline ng kauna-unahan niyang Best Actress Award sa Gawad Urian. Noong 1988, nakatambal ni Jacqueline ang aktor na si Mark Hill sa pelikulang Itanong Mo sa Buwan. Hodapin mo ang bangko pagkatapos gawin mo akong hostage. Kapag kinidnap ako, sasama ako sa'yo ng buong puso. Kasunod ng pelikulang yan, naging nobyo ni Jacqueline si Mark hanggang magbunga ang kanilang pagmamahalan. Si Andrea Nicole o mas kilala bilang si Andy. Matapos ang relasyon kay Mark, nagkaroon pa ng isang anak si Jacqueline sa gitaristang si Kenneth Ilagan. Siya si Gwen Garimond. Silang dalawa ang ilan sa maiiwang legacy ni Jacqueline matapos pumanaw ang aktres noong March 2. Sila ang naging inspirasyon ni Jacqueline para mas magpursige sa industriya. Hanggang noong 2016, nanalo si Jacqueline ang Best Actress Award sa prestigyosong film festival sa Cannes. Para naman ito sa kanyang naging pelikulang Marosa. Sa sobrang husay niya rito, naging iconic ang ilan sa kanyang mga eksena. Tulad na lang nito. Si Jacqueline ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakakuha ng naturang pagkilala sa nasabing film fest. I would like also to share this recognition to all the Filipinas who are here now, saluer to my daughter, to Brillante, to my countrymen, to the Philippines. Brillante. Bago naman ang kanyang pagpanaw, hinangaan pa rin si Jacqueline sa kanyang mahusay na pagganap sa hit kapatid Dreamscape serye na Batang Quiapo. Sa pagpanaw, nagluluksa ang buong industriya ng showbiz sa bansa sa paglisa ng isa sa mga tinagurian ng halige ng industriya. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Anong pagkabalita nitong weekend yung malaman natin itong balitang to? Ang aming puntaus puso pakikiramay sa pamilya na naiwan ni Jacqueline Jose. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.